Patricia! Ano na? Nailayo ng dalagang telepono sa tenga nang marinig ang malakas na sigaw ng kaniyang boss mula sa kabilang linya. Galit na galit ang binata dahil kalahating oras nang delayed ang misa dahil wala pa rin si Bianca, ang fiancé ni Martin. Napalingon naman si Bianca sa loob ng walang katao-taong dressing room. Hindi niya magawang sabihin sa lalaki na hindi sumipot ang kaniyang nobya. Yes sir, malapit na po talaga. Sagot niya dito. Napapikit naman siya nang muling marinig ang malutong na pagmumura ng boss sa kabilang linya. Maya-maya pa ay ibinaba na nito ang telepono. Napasabunot naman siya sa kaniyang buhok. Hindi na niya alam kung anong gagawin. Isang saglit pa ay isang ideya ang pumasok sa kaniyang isipan. Hindi niya alam kung dapat niya ba itong gawin o hindi. Sa 5 taon na pagsiservisyo sa boss, ay alam na niya ang palaging sinasabi nito sa tuwing nagkakaproblema. Gawan mo ng paraan. Iyan ang palaging linyahan ni Martin. Nakailang buntong hininga pa si Patricia mula sa malalim na pag-iisip bago tuluyang napatayo sa kinauupuan. Sa kabilang banda naman ay panay na ang tingin ni Martin sa kaniyang relo. Mag-iisang oras na kasi ay wala pa rin ang kaniyang bride. Napapansin na rin niya ang ilang lingunan ng mga dumalo sa kasal. Dumalo rin kasi ang ilan sa mga kasosyo niya sa negosyo at karamihan pa sa mga yon ay lumipad pa galing ibang bansa. Hindi niya tuloy maiwasang mag-init ang ulo dahil napapahiya siya sa mga ito. Ilang saglit pa ay mapapansin na ang lingunan ng mga tao sa likuran. Naghahanda na rin ang kaliwat kanang kamera na sasalubong sa pagpasok ng bride. Inayos na ni Martin ang sarili habang nakatingin sa pintuan. Para bang dahan-dahang bumagal ang mundo niya habang hinihintay ang pagpasok ng kaniyang mapapangasawa. Ngunit nang makita ng fiancé ay ganoon na lamang ang kaniyang paggagulat. Nagkasalubong ang tingin nilang dalawa at mapapansin ang pagtataka sa mukha ni Martin. Hanggang sa dumating na sila sa harapan at dahan-dahan ang tinanggap ni Martin ang kamay ng kaniyang sekretary. I'm sorry, Sir Martin. I don't have any choice. Mahinang bulong ni Patricia sa lalaki. Where the hell is Bianca? And what do you think you're doing? Mahinang ring bulong ni Martin na may halong inis at panggigigil. Hindi naman na nakasagot si Patricia nang dumating na sila sa harapan ng pare. Natuloy pa ang kanilang seremonya, ngunit mapapansing hindi masaya ang lalaki. Pilit ito kung ngumiti sa kamera at maging sa tuwing lalapit ang mga kakilala. Hanggang sa dumating na sa kanilang reception ay winelcome ni Martin ang mga bisita. Habang si Patricia naman ay nanatiling nakaupo sa isang tabi at nagmamasid sa paligid. Well, well, well. Hindi mo lang tayo inform na nag-iba na ang mukha ni Bianca, ha? Hanggang kailan ka magpapanggap na asawa ni Martin, ha, Patricia? Angas na sambit ni Mimi. Anak ng isa sa mga kasosyo ni Martin. Isa rin si Mimi sa mga babaeng nag-volunteer na magpakasal kay Martin para mas mapalakas ang business sa pagitan ng dalawang kumpanya. Hay, sinabi mo pa. Ang lakas nga naman ng loob niyang magpanggap. Akala mo naman na hindi namin mahahalata. Pasalamat ka at karamihan sa mga dumalo ay hindi alam ang itsura ni Bianca. Sabat naman ang kaibigan nito na si Annie. Katulad ni Mimi ay isang spoiled brat ang dalaga na lumaki sa yaman ng ama. Hindi naman magawang makapagsalita ni Patricia sa mga ito. Bukod sa mayaman at anak ito ng mga kasosyo ni Martin ay isang hamak na sekretary lang naman talaga siya. Hindi niya tuloy alam kung ano na lang ang hiyaharap niyang mukha sa lalaki. Hindi na niya kasi naisip pa ang mangyayari pagkatapos ng kasal. Ang tanging nasa isip niya lamang kanina ay ang kagustuhang mailigtas ang binata sa kahihiyan. Kaya naman nagpanggap siyang bride ng lalaki, kapalit ni Bianca. There you are! Biglang rinig nila na saad ni Martin mula sa kanilang likuran. Napatingin sila dito at nakita ang binata na nakangiti habang nasa likuran ng isang matangkad na lalaki. Oh, there she is! You're so beautiful and gorgeous! Pagbati ng isang foreigner na kaibigan ni Martin sabay lahad ng kamay. Napatayo naman agad si Patricia at inabot ito. Man, you're so lucky!
Sambit nito, sabay bahagyang tinapik si Martin. Pilit na napangiti si Martin bago humarap kay Patricia at kinuha ang kamay nito. Stay with me. Don't ever let go of this hand. Utos nito sa kanya bago ipinagdikit ang bawat daliri nito. Hindi naman maiwasang pagmasdan ni Patricia ang kanilang kamay. Ni minsan ay hindi niya naisip na makaka-holding hands ang lalaki habang nakangiting naglalakad sa kaniyang tabi. Nang matapos ng makausap ni Martin ang isang bisita, ay narinig na lamang nila ang pagtaginting ng mga baso. Kiss the bride! Kiss the bride! Kiss the bride! Sabay-sabay na sambit ng mga ito habang nakatingin sa kanilang dalawa. Hindi tuloy maiwasang kabahan ni Patricia. Hindi katulad kanina ay mas malapit na ang mga tao sa kanila, kaya kitang-kita na kung pinipeke nila ang kanilang pag-kiss. Napatingin si Patricia sa lalaki nang hawakan nito ang kaniyang pisngi. Mind if I kiss you? Mapang-akit na sambit nito, tsaka dahan-dahang inilapit ang kanilang labi sa isa't isa. Ni hindi na nagawa pang makapagsalita ni Patricia nang maramdaman ang labi nito na humahaplo sa kanya. Kasabay nito ay hinapit siya ng lalaki palapit dito, dahilan upang mas lalong lumalim ang paghalik nito sa kanya. Para bang sabik na sabik ang lalaki sa halik niyang yon, kaya naman kusang bumigay si Patricia at sinagot ang bawat halik nito. Tutal ay matagal na niya itong pinapangarap. Kasunod nito ay narinig na lamang nilang sunod-sunod na sigawan at tilian ng mga tao sa kanilang paligid. Nang matapos ng reception ay unti-unti na rin nag-uwian ng mga bisita. Kasalukuyan nang nakaupo si Patricia sa harap ng kaniyang mga in-laws. Seryoso itong nakatingin sa kanya habang naka-cross arm pa. Maya-maya pa ay dumating na si Martin, nakakahatid lamang sa mga bisita sa labas ng mansyon na pinagganapan ng reception. Good timing, son. Care to explain this? I've been itching to ask you this since earlier. Sambit ng ama nito. Napahigpit ang hawak ni Patricia sa kaniyang mga kamay habang kinakabahang nakayuko. Nang mga oras na yon, ay alam ni Patricia na magagalit ang lalaki. Ngunit laking gulat niya nang akbayan siya nito at akayin. I'm sorry to tell you, Dad. She's my real bride, not Bianca. Sagot nito habang malawak ang ngiti. Laking gulat naman ni Patricia nang makitang lalaki dahil hindi siya sanay na makitang nakangiti ang lalaki. Ngunit sa huli ay nakisabay na lamang siya at pilit na napangiti. Saglit pang nanatiling nakatingin ang mga magulang ni Martin sa kanila na animoy nakikiramdam hanggang sasabay itong napabuntong hininga. Son, then why didn't you let us know? Tanong ng mother ni Martin. I'm sorry, Mom. Sambit ni Martin dito tsaka niyakap ang kaniyang mommy. Hindi naman alam ni Patricia kung ano ang magiging reaksyon. Bilang sekretary ni Martin ay nakikita niya rin ang mga magulang nito. They would act high and proper in the office, but they are actually kind and cute, especially Martin. Napangiti tuloy si Patricia habang nakatingin kay Martin, ngunit bigla itong tumingin sa kanya at palihim siyang tinalasa ng tingin. Agad tuloy napaiwas ng tingin si Patricia. Nang umalis na ang magulang ni Martin ay nagtungo naman na siya sa loob ng mansyon. Natitirahan nila mula ngayon. Hindi naman mapakali si Patricia habang nakaharap sa salamin. Hindi mawala sa kanyang isipan ang maaring mangyari sa pagitan nila ni Martin ngayong honeymoon na nila. Hindi niya tuloy maiwasang pamulahan ang muka dahil dito. Habang nasa banyo ay naisipan niyang tumawag sa kaibigan. Hindi tuloy maiwasang matawa ng kaibigan dahil mahalata kay Patricia ang kaba. Ewan ko sa'yo, Patricia. Sino bang nagrepresenta na mag-bride sa kanya dahil hindi sumipot ang totoong bride? Tanong sa kanya ng kaibigan. Ako, napangusong sagot ni Pat dito. Edigampanan mo ang pagiging asawa mo, sambit nito. Pati ba yung honeymoon? Nauutal na sambit ni Pat. Aba syempre, ayun kayang inaabangan ng mga bagong kasal na lalaki, kaya galingan mo at boss mo pa naman yan. Napaisip tuloy si Patricia kung paano mapapaligaya ang asawa. Wala naman kasi siyang experience sa ganitong bagay.
Maya-maya pa ay nakasalubong niya ang boss ng paglabas niya sa banyo. "I'll see you in the bedroom later. We need to talk." Sambit nito sa kanya sabay bago siya nilampasan. Naiwan namang nakatulala si Patricia at biglang naalala ang sinabi ng kaibigan kanina. "Look, the first thing na gagawin niya is of course, yayayain ka sa bedroom. He might tell you that he needs to talk to you, but in bed. And things will be more interesting for the both of you." Tanda niyang sambit ng kaibigan sa telepono kanina. Napangiti si Patricia. Hindi niya inaasahan na nagkatotoo ang sinabi ng kaibigan. Kaya naman kinuha na niya ang kanyang manipis at sexy dress at sinuot ito. Nang makapagbihis na, ay naglakad na siya papasok sa kwarto. Ramdam niya ang hiya habang nanatiling nakayuko dahilan upang hindi malaman ang ekspresyon ni Martin. Maya-maya ay naramdaman na niya ang dahan-dahang pag-angat ng kamay nito na animoy hahawak na sa kaniyang pisngi. "Ito na! Ito na!" Sa isip-isip ni Pat habang pilit na kinakalma ang sarili. Alam ni Patricia na ito ang pinakamasayang araw niya sa buhay dahil matagal niya rin itong pinangarap. Hindi nga niya inakalang dahil sa isang maliit na desisyon ay magbabago agad ang takbo ng kaniyang buhay. "What are you doing?" Biglang tanong sa kanya ni Martin. Ang saya at mabilis na tibok ng puso ni Patricia dahil sa kaba ay para bang biglang naglaho ng salubungin ang tingin ni Martin. Nakataas ang kilay nito na animoy nagtataka sa kanya. Bago pa makapagsalita si Patricia ay sumilay na ang mapanlokong ngiti ni Martin sa kanya. "Wait, are you expecting us to do that?" Nakangising tanong nito sa kanya. Agad na napatalikod si Patricia sa hiya. Hindi siya makapaniwalang na misunderstood niya lamang ang lahat. Hindi pala ito ang uri ng pag-uusap na sinasabi ng kaibigan. Nagulat si Patricia nang maramdaman ang kamay nito na biglang bumalot sa kanyang tiyan. Agad na napaliyad si Pat dahil sa kilite. "Do you want this?" Bulong nito sa kanyang tenga habang hinihimas ang kanyang tiyan. Napatakip agad ng bibig si Patricia. "And this?" Sambit nito, tsaka bahagyang inihip ang leeg ni Pat dahilan para manginig ang kanyang kalamnan. Napapikit si Pat habang dinadama ang hawak na yon ng boss nang bigla siyang bulungan itong muli. "In your dreams," sambit nito, tsaka umalis sa kanyang likuran at umupo sa kama. Hindi naman maiwasang mainis ni Pat sa kanyang boss. Nando na eh, akala niya ay totoo na. "I'm not here to talk and do that. We need to talk about you and Bianca." Seryosong sambit nito dahilan upang tubuan ulit ng kaba si Pat. Nang matapos na silang mag-usap ay nanatili lamang na nakaupo ang lalaki sa kaniyang kama. Dahil sa kagustuhan niya ay magkahiwalay sila sa pagtulog ni Patricia ngayon. Napatingin siya sa telepono at hindi maiwasang maluha nang malaman ang tungkol kay Bianca. Minahal niya ng labis ang dalaga, ngunit hindi niya inaasahang magloloko ito sa kanya at iiwan siya sa ere. At ang mas masakit pa ay ipinagpalit siya sa sariling kaibigan. Sinubukan niyang tawagan ang dalawa ngunit maski isa sa kanila ay walang sumasagot. Inilagay niya ang kanang braso sa noo habang nakahiga sa kama at nakatingin sa kisame. Sa kabila ng lahat ay naisip pa ni Pat na iligtas siya sa kahihiyang ito. Hindi niya tuloy alam kung maiinis siya o magpapasalamat. "To think that I'm now married to that woman?" Sambit nito sa sarili, tsaka na pa evil smirk na animoy may naisip na masamang plano. Ilang araw matapos ang kanilang kasal ay para namang walang nagbago sa buhay ni Patricia. Panay-panay pa rin ang utos sa kanya ng boss at sa katunayan ay mas lumala pa ito. Maaring nakakasabay niya ito sa pagpasok at sa pag-uwi, ngunit para namang ginawa siya nitong katulong sa loob ng bahay. May mga maids naman dito sa mansyon, kaya hindi niya alam kung bakit siya ang paborito nitong utusan. Napaunat na lang tuloy si Patricia nang makahiga na siya sa kama. Sa wakas ay weekend na at makakapagpahinga na siya kahit papaano bukas.
Habang abala siya sa pag-i-score sa social media, ay biglang nag-pop up ang notification ng message ni Martin. Come in my bedroom? Pagbasa niya dito. Napabuntong hininga naman si Patricia dahil tinatamad na siyang tumayo. Gayunpaman, ay sumunod na lang siya at nagtungo doon. Ngunit laking gulat niya nang ipatapon lang sa kanya ang basura nito. Wisit! Wala ba siyang paa para siya nang magtapon? Inis na tanong niya sa sarili habang pababa ng hagdan. Nais man niyang magreklamo ngunit hindi niya magawa. Lalo pa at marupok din siya sa tuwing tinitingnan ng asawa. Nang matapos na ang utos nito, ay nagtungo na siya sa loob ng kwarto nang may marinig mula sa kwarto ni Martin. Is she okay? Tanong ni Martin sa kausap. Mas inilapit pa ni Pat ang kanyang tenga sa pinto upang mas lalong marinig ang pinag-uusapan nito. Yeah, I just want to see her. Can you do that for me? Tanong pa ni Martin sa kausap. Hindi naman maiwasang malungkot ni Pat nang bumalik siya sa kwarto. Ilang araw na rin niyang napapansin na panay ang kontak nito sa dating fiancé na si Bianca. Ngunit mukhang ang babae na mismo ang lumalayo sa lalaki. Napatingin na lamang siya sa bintana nang tuluyan na siyang makapasok sa kwarto. Kinabukasan ay maagang nagising si Pat at agad na pumunta sa kusina. Wala kasi ngayon ang mga yaya nila dahil nagpapahinga ang mga ito tuwing araw ng Linggo. Sa katunayan ay hindi naman talaga ganito dati. Nagbago lamang ito nang maging mag-asawa sila ni Martin. Kung titingnan ay sinadya ito ng lalaki para pahirapan ang babae. Nang matapos na siyang makapagluto ng agahan, ay nagpunta na siya sa kwarto nito. Nakailang tawag siya ngunit wala man lang siyang narinig na sagot mula sa loob. Kaya dandahan na siyang pumasok doon. Sobrang dilim ng kwartong iyon na animoy walang nakatira. Sa dulong bahagi ay makikita ang malawak na kama nito na tinatakpan ng makapal na kumot. Naglakad na siya palapit dito ngunit agad siyang napatakip ng muka nang makitang walang saplot ang lalaki. Hindi naman ito ang unang beses ngunit hindi niya lang maiwasang isipin na minsan ay hindi niya pa ito nahahawakan kahit na mag-asawa na sila. Hindi niya tuloy maiwasang matukso at hawakan ito habang tulog pa ang lalaki. Ngunit laking gulat niya nang mapansing basang-basa sa pawis ang lalaki at mabigat ang bawat paghinga. Martin! Hey! Wake up! Tawag niya dito ngunit malalim pa rin ang bawat hinga nito. Agad niyang kinapa ang noon nito at napansing napakataas ng lagnat. Agad siyang napatakbo sa ibaba upang kunin ang mga kinakailangang gamit. Nang makakuha na ng batya at mainit na tubig, ay mabilisan niyang binihisan at nilagyan ng basang panyo ang noon nito. Nang matapos na, ay sandali siyang nagmatsyag sa mukha nito. Ngayon lang niya nakita ang boss na natulog ng napakahimbing. Napangalumbaba tuloy siya habang nakangiti hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na siya sa tabi nito. Maya-maya pa ay nagising na si Martin. Ramdam niya ang malamig na bagay sa ibabaw ng kaniyang noo, na bahagyang nagpagaan ang kaniyang pakiramdam. Nahandahan niyang binuksan ang mga mata habang pinapakiramdaman ng sarili, hanggang sa maramdaman ang mabigat na bagay na nakapatong sa kaniyang braso. Nilingon niya ito ng bahagya at doon nakita ang sekretary na mahimbing na natutulog. Agad naman niyang naintindihan ang mga nangyari. Mga tanghali na rin ang mga oras na yon, base sa makikitang liwanag sa labas ng bintana ni Martin. Kaya naman pinilit na niyang tumayo. Saan ka pupunta? Agad niyang narinig ang tanong ni Patricia nang mapansin ang kaniyang pagtayo. Napalingon si Martin dito at nakita si Pat na pupungas-pungas pa. I'll take a pee. Simpleng sagot niya dito tsaka nagpatuloy na sa paglalakad. Pagdating niya sa banyo ay ramdam niya ang pagbigat ng ulo. Maging ang katawan niya ay parabang nais niyang mahiga sa kama. Pinilit niyang maglakad pabalik sa sariling kwarto ngunit mas lalo lamang siyang nahihilo sa bawat paggalaw. Hanggang sa namalay na lamang niyang dahan-dahan na siyang nauhulog kasabay ng malakas na tunog ng kaniyang pagbagsak. Sa kabilang banda naman ay nagtungo muna si Patricia sa kusina
para kumuha ng tubig at gamot ni Martin. Alam niyang hindi magiging madali ang paggaling ng lalaki, lalo pa't ilang araw na itong nag-overwork sa opisina. Siya ang palaging kasama nito sa opisina, kaya naman alam niya ang laging ginagawa nito. Paakyat na siya upang bumalik sa kwarto nito nang marinig ang malakas na pagbagsak malapit sa banyo. Mabilis siyang napatakbo dito at nakita ang walang malay na si Martin. Kahit na hirap siya ay sinikap niyang madala ang lalaki pabalik sa kwarto nito. Hindi na rin niya ito ginising pa dahil alam niyang kailangan ito ng pahinga. Halos hindi na nga nila namalayan pa ang oras, lalo na si Patricia na naging abala sa paglilinis ng bahay. Hindi niya rin naman kasi magawang makapagpahinga dahil maya't maya rin siya sa pagtingin sa kalagayan ng lalaki. Habang nagluluto ng kanilang dinner ay hindi maiwasang maisip ni Patricia na umakto na talaga siya bilang asawa. For her, being able to serve him is enough to make her happy. Hindi niya tuloy maiwasang mapangiti. Maya-maya ay narinig niya ang sunod-sunod na yapak mula sa kanyang likuran. Hindi niya maiwasang mapangiti. Paano na lamang kung bigla siyang yakapin ni Martin mula sa likuran, katulad ng mga napapanood niyang teleserye sa TV. Hindi niya tuloy maiwasang kiligin sa isipang yon. Gising ka na pala, Mark! Nakangiting sabi ni Patricia habang hawak-hawak ang kanyang niluluto. Inakala niyang si Martin ito ngunit ganoon na lamang ang kanyang gulat nang makita ang isang pamilyar na muka. Bianca? Gulat na sambit ni Patricia. Hindi niya inaasahang makikita ang dating fiancé ni Martin. Hey there, Patricia! Bati nito sa kanya pabalik. Nanatiling na kayo ko si Bianca habang nakaharap kay Patricia. Nagpunta pala si Bianca dito dahil ilang araw nang nagsasabi sa kanya si Martin na mag-usap silang dalawa. Ngunit hindi niya inaasahan na may sakit pala ang lalaki. Habang naghihintay na magising ang lalaki ay nasa baba muna sila at nag-uusap ni Patricia. Hindi naman alam ni Pat kung anong sasabihin, lalo pa't kinuha niya ang katauhan ni Bianca noon sa kasal ng dalawa. Patricia, thank you. Biglang saad ni Bianca na nagpagulat sa kanya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Takang tanong niya dito. Because you cover my role to save Martin's reputation. Sambit nito habang sincere na nakatingin sa kanya. You know what? Even if Martin and I are still dating, I'm secretly cheating with his best friend, Darwin. And when he suddenly proposed to me, I don't know what to say. Nabigla ako nang masabi ko ng yes sa kanya, knowing the fact that I'm in love with his best friend. And on the day of our wedding, I decided to run away. Mas mabuti na yon kaysa masaktan ko pa siya habang buhay. He's really a good guy. Yun nga lang, kulang kami sa communication because of his work. Minsan lang kami magkasama. That's why I think both of you are a good pair. Mahabang litanya nito kay Patricia. Ha? Me and Sir Martin? A good pair? Yeah, you're his secretary and wife. You will always have time to each other. Nakangiting saad nito na agad na ikinasimangot ni Pat. Kung alam lang ni Bianca ang mga napagdaanan niya kay Martin matapos ang kasal, ay paniguradong mag-iiba ang tingin nito sa lalaki. Maliban sa sunod-sunod na utos ay halos gawin na rin siyang yaya sa loob ng bahay. Palagi siyang bantay sarado nito dahil palagi silang magkasama at ni hindi niya nga makausap ng matino ang lalaki. Kung mainitin ang ulo nito noon ay mas kumukulo naman ito ngayon, lalo na sa tuwing nakikita si Patricia. Hindi niya tuloy maiwasang maisip na allergic ang boss sa kaniyang muka. Isa pa ay halos hindi niya rin maintindihan ang bawat mood nito, kaya naman mas lalo siyang nahihirapan na makipag-usap sa lalaki. Pero bakit mo naman naisipang magloko pa? It's Martin Ferrer, for pet's sake. Sambit naman ni Pat. I don't know. I just felt like I wanted to be with Darwin more than him. Mahinang sagot ni Bianca dito, dahilan upang balutin silang dalawa ng katahimikan.
Nabasag lamang ang nakakabinging katahimikan nang marinig nilang pagsasalita ni Martin mula sa hagdan. I see. So that's the reason why. Sambit nito habang nakatingin kay Bianca. Sabay na napatayo ang dalawa. Sir Martin! Gulat na tawag ni Patricia dito. Dahilan upang samaan siya ng tingin ng lalaki. Hindi niya tuloy alam kung galit ito dahil tinawag niya itong sir kahit na mag-asawa na silang dalawa. Martin, I'm sorry. I know you're not feeling well, but maybe we could talk? Tanong ni Bianca. Napatalikod naman si Martin at sinabihan ng dating nobya na sumunod sa kanya sa kwarto. Naiwan tuloy na nakatayo sa sala si Patricia. Hindi niya alam kung anong gagawin habang nagpapalipas ng oras sa paghihintay sa dalawa. Kung minsan ay pasimple siyang umaakyat sa kwarto ni Martin upang makinig ng sekreto sa pinag-uusapan ng dalawa. Ngunit palagi siyang napapansin ng lalaki. Nawala na tuloy siya ng kapal ng mukha at naghintay na lamang sa kusina. Ngunit ilang saglit pa ay hindi pa rin lumalabas sa kwarto nito ang babae. Mag-iisang oras ng dalawa at mukhang wala pa rin balak na lumabas doon. Nang tuluyan namang lumabas si Bianca ay dumiretso na itong umalis. Naiwan sa loob ng kanyang kwarto si Martin at pinagbawalan muna siyang mangistorbo. Wala siyang alam sa kung anong napag-usapan ng dalawa. Ngunit alam niyang wala sa mood ang lalaki. Maging sa opisina ay hindi siya masyadong kinakausap ng lalaki. Ilang araw nang nakakalipas ngunit ganun pa rin ang trato ni Martin sa kanya. Lunch na noon nang maisipang magtungo ni Pat sa malapit na cafeteria. Hindi naman kasi bumababa ang boss sa opisina. Kaya naman mag-isa lamang siyang nakain. Habang bumibili sa vending machine, ay biglang lumapit sa kanya ang dating katrabaho. Nangamusta ito sa kanya at katulad ng nakasanayan, ay joker talaga itong selector. Kasamahan niya ito sa trabaho noon bago siya maging sekretary at asawa ni Martin. Habang nagtatawanan ng dalawa, ay napadaan naman si Martin at hindi sinasadyang makita ang dalawa, dahilan upang sumama ang kaniyang muka. Agad na tinawag ni Martin ang babae, dahilan para maputol ang usapan ng dalawa. Yeah, see you around. Paalam ni Pat dito bago sumunod sa boss. Habang naglalakad ay hindi niya maiwasang mapaisip kung nagsiselos ba ang asawa noong may kausap siya kanina. Patricia, tawag nito sa kanya. Yes, walang namamagitan sa amin ni Lector. Biglang bulalas ni Patricia na nagpataas ng kilay ni Martin. Why would I care? Tanong nito sa kanya. Para namang napahiya si Pat, kaya nahihiya siyang napayuko. Sunod nito ay bumalik na sila sa opisina. Ngunit sa halip na magtungo sa isang meeting nila para ngayong gabi, ay inaya siya nitong kumain sa labas. Seryoso ka ba? Nauutal na tanong ni Pat sa lalaki. Is it weird to ask my wife to eat outside? Tanong nito sa kanya. Hindi naman magawang makasagot ni Pat dito. Isa pa ay gustong gusto niya rin naman yon. Ngunit pagdating nila sa lugar ay hindi inaasahan ng babae ang pangyayari. Ang cool at proper na Martin Ferrer ay biglang naglaho. Ito ang unang beses na nakita niyang lasing ang lalaki. At ang mas malala ay umiiyak ito ng palihim. Hindi tuloy alam ni Pat kung anong comfort ang gagawin sa lalaki. Sinubukan niyang kausapin ang lalaki para mapagaan ang nararamdaman nito. Ngunit mukhang siya naman ang nasaktan. Ang dahilan pala ng paglalasing at pag-iyak ni Martin ngayon ay dahil magpapakasal na ang kaibigan at ang dating fiancé. Para bang isang matulis na bagay ang tumusok sa puso ni Patricia nang malamang mahal pa rin ito ang dating nobya. Gayunpaman ay pinilit na lamang niyang mapangiti dito at inakay ang lalaki pa uwi. Kinabukasan ay nagising na lamang si Patricia nang maramdaman ang kiliti sa bandang tiyan niya. Ngunit laking gulat niya nang mapansin kung sino ang kaniyang kayakap. Walang suot na pang itaas si Martin habang mahimbing na natutulog. Habang siya naman ay nakahiga sa ibabaw ng braso nito, habang ang kamay ng lalaki ay malapit sa kaniyang bewang. Idagdag pa na nakapatong naman ang mga binti ni Patricia sa pagitan ng dalawang paa ni Martin. Agad na napatakip ng bibig si Patricia dahil sa gulat.
Saglit siyang napatingin sa maamong mukha ni Martina. Marahil dahil sa pag-inom nila kagabi, ay hindi na nila namalayang nakatulog na sila sa iisang kwarto. Wala namang ibang kakaiba sa katawan niya, kaya sigurado si Patricia na wala pang nangyayari sa kanilang dalawa. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kamay sa ibabaw ng dibdib ng lalaki, at dahan-dahang dinama ang init ng katawan nito. Hindi maiwasang mapangiti ni Pat sa kanyang isipan. Akma na sana siyang tatayo kanina. Ngunit agad na nagbago ang kanyang isipan at muling nagtulog-tulugan sa tabi ng lalaki habang malayang nakayakap sa dibdib nito. Isa pa ay minsan lang naman ang mga ganitong pagkakataon. Aren't you going to cook breakfast? Agad na napamulat si Patricia nang marinig ang tanong na yon ng lalaki. Dahil sa hiya ay napatayo tuloy siya sa kama at mabilis na napalayo sa kama nito. Habang si Marty naman ay dahan-dahang kinamot ang ulo at nagsuot ng damit. I'll take a bath. You cook our breakfast. Hindi maiwasang mapasimangot ni Patricia nang muling makita ang cold at stern look sa mga mata nito bago nagtungo sa banyo. Mag-iisang buwan na silang mag-asawa, ngunit tila ba hindi pa rin siya nito magawang mahalin. Hindi naman sa nagdidemand siya, ngunit hindi lamang maiwasang ma-disappoint ni Pat sa sarili. Idagdag pa ang nangyari kagabi habang umiiyak ang lalaki dahil sa pagsisisi. Ilang araw pa ang nagdaan at unti-unti na rin nakaka-move on si Martin sa mga nangyari nitong nakaraan. Hindi niya inakalang nagpakasal na rin ang dating fiancé sa kaibigan. And thinking about it makes him sad. Alam niyang hindi niya nabigyan ng oras ang nobya dati, kaya naman tinanggap niya ang parusang ito. Habang naglalakad papunta sa vending machine, ay nakarinig siya ng mahinang bulungan. Agad niya itong sinilip at nakita ang kanyang sekretarya na umiiyak. Akma na sana niya itong lalapitan nang bigla niyang mapansin ang kasama nito. It's okay. You know we could always talk about this. Just please stop crying. Martin doesn't deserve every tears of yours if he will always treat you like that. Pagpapatahan ni Lector sa babae. Para namang natigilan si Martin sa narinig. Ito ang unang beses na makita niya ang babae na umiiyak, lalo pa at dahil sa kanya. Sa hindi malamang dahilan, ay biglang bumalik sa kaniyang alaala ang pang-aabuso niya sa babae. Alam niyang hindi rin ginusto ni Patricia ang lahat at ninais lamang nitong tulungan siya ng araw ng kasal. Ngunit sa kabila ng tulong na yon, ay wala siyang ibang isinukli sa babae, kundi ang pagpapasakit at hirap. Dahil dito, ay dahan-dahang tumalikod at nagkunwari na lamang na walang narinig. Pag-uwi nila galing opisina, ay dumiretso agad sa kusina si Patricia. Habang naghihiwa ng sibuyas, ay bigla niyang narinig si Martin mula sa likuran niya. Mind if I help you? Tanong nito sa kanya. Nagulat naman si Patricia nang makitang nagsusuot na ito ng apron habang palapit sa kanya. Napatango siya dito at bahagyang tumabi dahil nasa likuran niya ang kukunin nitong mga kaldero. Habang nag-aasikaso si Martin sa pagsalang ng kaldero, ay abala naman sa paghahanda ng Ricardo si Patricia. Maya-maya ay biglang nagsalita si Martin. I saw you earlier. Paunang sambit nito. Ha? Takang tanong ni Patricia. In front of the vending machine. You're crying with that guy. You look pathetic. Napataas ang kilay ni Pat sa komento nito. But it hurts me seeing you like that. Biglang dagdag ni Martin. Para bang naging bagong taon sa loob-loob ni Pat dahil hindi matigil ang malakas na pagtibok ng kaniyang dibdib. I didn't notice that living with me would make you miserable. Dagdag pa nito habang nanatiling nakatingin sa kanyang niluluto. Hindi naman magawang makapagsalita ni Patricia nang manghingi ito ng sorry sa kanya habang sincere na nakatingin sa kaniyang mga mata. Hanggang sa matulog sila ay hindi na makalimutan pa ni Pat ang mga sinabi nito. Nagpagulong-gulong sa kama si Pat dahil sa kilig habang panay ang sigaw sa kaniyang unan. Kinaumagahan ay para bang isang magandang ihip ng hangin ang dumaan sa kanila.
Biglang nagbago ang trato sa kanya ng lalaki. Maging sa kanilang opisina ay kinakausap na siya nito at kung minsan ay kinukuha na ang iba niyang gawain. "But, can I have the records from last year? Ako nang gagawa ng inventory for this." Sambit nito sa kanya. Agad naman itong sinunod ni Pat. Nakakapagtaka man ngunit hindi may pagkakaila na seryoso si Martin sa sinabi nitong babawi sa babae. Kung minsan ay sabay rin silang kumain ng lunch kasama ang ibang member ng committee. Naging usap-usapan rin sila ng ibang empleyado sa opisina. Kahit na alam nilang kasal na ang dalawa, ay hindi pa rin sila sanay na makita itong sabay na kumain ng lunch sa cafeteria. Ang iba ay napapangiti at nakikutan, lalo na kay Martin na trying so hard para maging sweet kay Patricia. Kung minsan, ay bigla na lang itong magdadala ng canned drink kay Pat kahit na kakabili lang ng babae. Napabuntong hininga tuloy ang mga kasamahan ni Pat sa office. "Hais, I think this is what happens when a strict and formal guy falls in love. Halatang galing sa textbook ang galawan eh." Napabuntong hininga na sambit ng isa sa mga kasamahan niya. "Yeah, right. But it's very exciting kaya, knowing that Mr. Martin, ang pinakamabangis na boss sa balat ng lupa, na walang kasuitan sa katawan ay unti-unti nang nagiging lover boy ng nag-iisang Patricia." Sambit nito hanggang sa mapuno ng kantsawan ang loob ng opisina. Sa kabilang banda naman ay taimtim na nakatulala si Martin sa kaniyang table. Kakatapos lamang ng kanilang lunch. Hindi niya alam kung galit ba sa kanya si Patricia ngunit bigla na lang siya nitong iniwan sa cafeteria kanina. Sinubukan niya itong kausapin kanina ngunit hindi nito magawang tumingin sa kanya ng derecho. "What the heck is happening, Pat?" tanong niya sa isipan habang nakapatong ang dalawang siko sa table at nakasuporta sa kaniyang baba. Maya-maya ay tumunog ang kanyang telepono at mukhang padating na ang kanyang kaibigang si Lance. Kaklase niya ito simula noong college at isa na ring successful businessman sa ngayon. Pagpasok nito sa kaniyang opisina ay binati agad siya nito at masayang umupo sa upuan. Nag-usap ang dalawa tungkol sa business hanggang sa mapansin ni Lance ang malalim na pag-iisip ng kaibigan. "Ay sus, alam ko na. Babae yan ano? Nag-away ba kayo ng misis mo?" Tanong nito sa kanya. Bahagyang natigilan si Martin dito. Right, hindi alam ni Lance ang tungkol sa marriage niya kaya naman ikunento niya muna ito bago sinabi ang kanyang iniisip mula pa kanina. "Oh, baka naman nabigla lang. Sino ba naman kasi ang hindi magtataka kung nasanay sila sa isang streak at napaka-formal na Martin? Tapos biglang magiging maalaga sa bagay-bagay, lalo na sa asawang halos isang buwan mong pinahirapan." Sambit nito sa kanya. Napaisip naman si Martin sa sinabi ng kaibigan. Hindi naman niya intensyon na gulatin ng asawa. Nais lamang niyang bumawi sa lahat ng nagawa niya. Hindi naman siya cold-hearted person. Sadyang hindi niya binibigyang pansin ang mga ganitong bagay noon. "But for real, hindi ko in-expect na sekretary mo pala ang pinakasalan mo." Sambit ni Lance sa kanya. "I don't think I would be able to talk to her without creeping her out. Is there a way?" Tanong ni Martin sa kaibigan. "Of course, there's a way. First, you need to know how to flirt. For example, pickup lines. It sounds corny and old-fashioned but it usually works, you know." Nakangiting saad dito sa kanya. Kasunod nito ay mabilis na lumapit sa kanya si Lance para ituro ang mga pick-up lines. Bilang isang formal guy ay hindi niya pa ito nagawa pa kahit noon. He felt like he's too dumb not knowing how to flirt. But Lance gave him some tips. Even Google helped him this time. Nang makauwi na sila sa bahay ay hindi maiwasang magtaka ni Patricia nang makita si Martin na animoy gulong-gulo na sa kaniyang buhay. Panay ang kamot nito sa ulo habang tila ba ay may inire-recite kahit na mag-isa lang naman siya. Napakunot pa ang ulo niya nang bigla itong may kinuha sa bulsa na tila ba isang maliit na note. Napakibit-balikat na lamang si Patricia dahil dito.
Marahil ay may pinapractice ito para sa presentation niya. Isa pa ay hindi pa siya handang kausapin ng lalaki, lalo pa dahil sa ginawa niyang pag-iwas dito. Hindi niya kasi maiwasang mahiya, lalo na sa tuwing nakikita ang mga kasamahan sa trabaho na nakatingin sa kanila. Nang makapagbihis na siya, ay nagtungo na siya sa kusina upang ipagluto si Martin nang mapansing nakatayo na ito sa istante. "Hey, mind if I cook for now?" Tanong ito sa kanya. Hindi naman na nagawa pang makatanggi ni Patricia, kaya umupo na lang siya sa stool na nasa harapan nito. Habang pinagmamasdan si Martin, ay hindi niya maiwasang mamangha. Hindi niya akalain na magaling talaga itong magluto, kahit na gaano ito kabisi sa opisina. "Patricia!" Biglang tawag nito sa kanya na nagpagulat sa dalaga. Mukhang napansin ni Martin ang pagkagulat na yon, dahilan upang matawa siya. Nagtaas ang kilay ni Patricia nang mapansin ang pagpipigil ng tawa nito. "Can you taste this?" tanong ni Martin sa kanya habang nakaabot ang sandok. Inilapit nito sa kanyang sandok para matikman niya ito. Kinakabahan pa noon si Patricia dahil napakalapit nila sa isa't isa. Idagdag pa na bahagyang hinihipa ng lalaki ang sabaw na ipapatikim sa kanya para hindi siya mapaso. Masarap. Masarap siya," sambit ni Patricia habang nakangiti sa kanya. Hindi mahilig sa sinigang na baboy si Patricia, ngunit sadyang napakasarap talaga ng luto nito. Napangiti naman si Martin nang marinig ang compliment nito sa kanya bago isinubo ang kaparehong sandok na pinagtikman ng asawa. Hindi maiwasan ni Pat ang pamulahan ng muka nang mapansin ang kanilang indirect kiss. Nang matapos ng magluto si Martin, ay sabay na silang kumain. "Is it good?" tanong nito sa kanya. Yeah." Simpleng sagot ni Pat kay Martin. Hindi na kasi alam ng babae kung ano pa ang sasabihin sa asawa. Kaya naman, tipid ang bawat sagot niya. Gayunpaman, ay mukhang iba ang pagkakaintindi ni Martin sa kaniyang ugali. "Is she mad at me? Did I upset her?" Sunod-sunod na tanong ni Martin sa sarili habang nakatingin kay Pat. Na-conscious agad si Patricia nang makita ang mga tingin niyang yon. Binilisan tuloy agad ni Patricia ang kaniyang pagkain dahil nawiwirduhan na siya sa pagtingin na yon ni Martin. Nang matapos na si Pat, ay agad na siyang tumayo at nagpaalam. Ngunit nasa pinto pa lamang siya palabas ng kusina, ay agad na siyang hinarang ng lalaki at ikinulong sa pagitan ng mga braso nito. Agad na napasandal si Patricia sa pader. Hindi niya maiwasang kabahan dahil ang sama ng tingin nito sa kanya. "Bakit ganyan ka?" Diretsong tanong nito sa kanya. "Ha? Anong sinasabi mo?" Takang tanong ni Pat sa kanya. Napayuko si Martin sa kaniyang harapan. "Bakit mo ko iniiwasan?" Mahinang sambit nito. Hindi maiwasang matouch ni Patricia habang nakatingin sa lalaking nasa kaniyang harapan. Para itong bata na takot maiwan habang nakayuko sa kanya. Dito napansin ni Patricia kung gaano nagsusumikap si Martin na magbago. Napangiti si Patricia dahil dito, knowing na sa kanya pa lamang nito ipinakita ang ganitong side ng lalaki. "Mula nung ikinasal sina Darwin at Bianca, hindi ko maiwasang maisip kung gaano kaswerte ni Darwin. She's the nicest person I've ever met, but I just take her for granted. I felt hurt. That's why I don't want to feel that way again. I don't want to lose you, Patricia. I don't want to take you for granted the same way I did before." Mapapansin ang pag-crack ng boses nito na animoy malapit nang umiyak. "So please, forgive me for treating you that way." Dagdag pa nito hanggang sa tuluyan ang bumagsak ang ulo nito sa balikat ni Patricia. Agad namang sinalo ni Pat ang lalaki at niyaka pabalik. Hindi maipaliwanag ni Pat ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yon. She felt really happy. Nang mga sumunod na araw ay nakita naman ni Patricia ang malaking pagbabago kay Martin.
Gayunpaman ay para namang hindi nagbago ang pagiging istrikto nito sa opisina. Napatingin si Pat kay Marty nang makitang abala ito sa pagbabasa ng mga reports para sa linggong ito. Kitang-kita niya ang effort nito, hindi lamang sa ipinangako nito sa kanya, kundi pati sa trabaho. Napangiti tuloy siya nang biglang mapatingin ito sa kanya. Agad nang umiti sa kanya si Martin na kanyang ikinagulat. Pilit na napangiti si Patricia dito bago ibinalik ang tingin sa sariling computer. Maging sa kanilang lunch ay sabay na silang kumain at maging sa pag-uwi. Kahit papaano ay mas nagiging bukas rin sa kanya ang lalaki. Ha? Bukas? Bakit naman? Takang tanong ni Patricia dito nang malaman ng bigla ang alis nila bukas papuntang Baguio. I need to attend a meeting tomorrow at nagkataon lang na VIP ang company, kaya ako na mismo ang pupunta. Sagot ni Martin sa kanya. Napatango naman si Pat dito. Hindi kasi ugali ng lalaki ang biglaang pagtanggap sa isang meeting na hindi nakaschedule days before. By the way, I need you to go with me. Sambit nito. Ha? Pati ako? Tanong niya, tsaka itinuro ang sarili. Yeah, you're my wife, right? Mr. Enson wants to see us personally. Sagot nito sa kanya. Napangiti si Pat dahil sa sinabi nito. Kinagabihan ay matutulog na dapat si Pat, kaya naman umakyat na siya sa kwarto ngunit malayo pa lamang ay natanaw na niya si Marty na nakasandal sa pader ng kaniyang pinto. Anong ginagawa mo dito? Takang tanong niya. Dahan-dahan siya na itong hinarap at hinawakan ng magkabilang braso. You're my wife, right? Tanong nito sa kanya. Oo. Hindi siguradong sagot ni Pat dito. Then, what do married couples do before bed? Agad na nataranta ang mga body cells ni Pat sa nakakapangilabot at nakakaakit na boses ni Martin. Ano bang sinasabi mo? Kinakabahang tanong niya dito. Dahan-dahang inilapit ni Martin ang mukha palapit sa leeg ng babae bago unti-unting naglakad papunta sa likuran nito. Taimtim namang nakikiramdam si Pat sa bawat galaw ng lalaki, lalo pa at nararamdaman niya ang panggigigil dahil sa paghawak nito sa kaniyang braso. Why don't we go sleep together? Bulong nito sa kanya bago unti-unting itinunulak papunta sa kabilang kwarto kung saan natutulog si Martin. Nais pa sana ng magprotesta ni Patricia dahil hindi siya handang matulog sa iisang kwarto kasama si Martin. Ngunit sadyang mas malakas ang lalaki sa kanya, kaya naman namalay na lamang niyang sarili na itinulak pahiga sa kama. Hindi pa rin nawala ang kaba ni Patricia nang maitulak siya nito sa kama dahil dahan-dahan namang naghubad ng kaniyang damit si Martin. OMG! Hindi pa ako handa! Sa isip-isip ni Patricia habang pilit na tinatakpan ang mata. Nakakabaliw ang nararamdaman ngayon ni Pat dahil sa mapangakit na pagtingin nito sa kanya, lalo pa nang ikulong siya nito sa bawat braso habang siya ay nakahiga sa kama. Can we cuddle just for tonight? Tanong nito sa kanya. Hindi na nagawa pang makasagot ni Pat nang biglang pumatong sa kanya si Martin. Gayunpaman ay maingat pa rin ito na hindi siya madag-anan ng mabigat nitong katawan. I love you, Patricia. Biglang bulong ni Martin sa kanya. Para naman siyang naistatwa sa narinig. Nakailang alog pa siya kay Martin ngunit mukhang mahimbing na itong natutulog. Napangiti na lamang si Pat nang makita ang payapa nitong muka. Dahan-dahan niyang inayos ang pagkakahiga nito sa tabi niya at malayang tinitigan ang muka nito. Ilang saglit lamang ay akma na sana siyang aalis nang biglang hawakan ni Martin ang kaniyang braso. Sleep with me. Mahinang sambit nito sa kanya. Hindi naman ito inaasahan ni Pat, lalo na nang bigla siya nitong hinila, pahiga sa tabi nito. Dahil dito ay hinayaan na lamang niya na matulog ang lalaki sa kanyang tabi habang mahigpit na nakayakap sa kanya. Kinabukasan ay sabay na nagising ang dalawa
Napatigil si Pat nang bigla siyang salubungin ng halik ni Martin. Good morning, sambit nito, tsaka dandahang tumayo na mula sa kama. Want to take a bath together? Biglang tanong nito sa kanya. Ha? Takang sagot ni Pat. Just kidding. Biglang sabat ni Martin, tsaka napangiti. Kinamatis tuloy ang mukha ni Pat dahil sa bigla ang pagbibiro nito sa kanya. Hindi na maganda ang mga biro niya. Saad ni Pat habang nakahawak sa kaniyang dibdib. Agad namang nag-ayos ang dalawa dahil kailangan nilang magtungo sa Baguio. Habang nasa biyahe ay hindi maiwasang makaramdam ng kaba ni Pat. Ito ang unang beses na magta-travel siya kasama si Martin. Not as secretary, but as his wife. Napangiti siya nang mapansing nakatingin sa kanya ang lalaki. Are you okay? Tanong nito sa kanya. Oo. Sagot niya dito nang biglang hawakan ni Martin ang kaniyang kamay na nakapatong sa kaniyang binti. Napangiti si Pat nang makitang pinapakalma siya ni Martin. Matapos ang ilang oras na biyahe, ay nakarating na sila sa venue at mapapansin ang napakagandang disenyo ng lugar. Halos mag-aalas 10 na ng gabi nang makarating sila sa lugar at talaga namang mapapansin ang napakalamig na simoy ng hangin. Ibinigay ni Martin ang suot na jacket sa asawa nang mapansin nila lamig ito. Wear it, okay? I don't want you to catch cold. Saad ni Martin bago naglakad papasok sa isang kwarto. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad ay naghiwalay na rin silang dalawa dahil may kailangan kausapin si Martin sa isang kwarto. Nang makapag-ayos ng mga gamit si Pat sa kanilang kwarto ay hindi niya naiwasang mainip. Ilang minuto na siyang nakatulala habang nakaupo sa kama. Ngunit wala pa rin si Martin. Hindi tuloy niya maiwasang kabahan dahil baka iniwan na siya nito. Kaya naman hindi rin nagtagal ay naisipan niyang lumabas upang hanapin si Martin. Habang naglalakad sa garden ay napansin niyang napakatahimik na paligid. Maya-maya pa ay naglakad siya papasok sa isang hallway na puno ng mga halaman. Sa loob nito ay makikita ang isang napakalawak na garden. At doon ay nakita niyang isang hindi inaasahang tao. Martin? Tawag niya dito. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang bigla itong humarap sa kanya at may hawak na mic. Kasunod nito ay sunod-sunod na pagsulpot ng mga tao sa paligid habang nakangiti sa kanya. Dahil sa pagtataka ay napatakip siya ng bibig habang nakatingin kay Martin. Sa hudyat ng pagtugtog ng instrumento ay nag-umpisa na rin kumanta si Martin. Napaluha naman si Pat nang marinig ang genuine voice nito habang kinakanta ang paborito nitong kanta. Ramdam ni Pat ang kakaibang pagtaas ng kaniyang balahibo habang dahan-dahang naglalakad si Martin palapit sa kanya. Pinagmasdan niya lamang ito habang damang-dama na kumakanta sa kaniyang harapan. Kahit nalitong-lito na si Patricia sa ginagawang ito ng lalaki, ay nanatili siyang nakangiti sa harapan nito. Hanggang sa matapos na ang kanta nito ay dahan-dahang lumuhod sa kaniyang harapan si Martin, kasabay ng sunod-sunod na hiyawan at tilian ng mga tao sa paligid. Patricia, I know we're already married, but I still want to do this for you. Napatakip ng kaniyang bibig si Pat nang marinig ito. Kasunod nito ay dahan-dahan ang binuksan ni Martin ang isang maliit na box na naglalaman ng nagniningning na singsing. Patricia, will you marry me again? Sambit nito kay Pat kasabay ng pagtaas ng hawak nitong box. Para bang tumigil ang mundo ni Pat nang makita ang genuine na ngiti ni Martin habang nakaabang sa kaniyang magiging sagot. Kusang tumulo ang mga luha ni Pat habang nakatingin kay Martin. Hindi na namalayan pa ni Pat at otomatikong napatango sa tanong na yon. Nang makita ni Martin ang pagtango ni Pat, ay agad na nawala ang kaba na kanyang nararamdaman at malakas na napasigaw. Nabalot ng palakpakan at hiyawan ang buong venue nang makita ang masayang reaksyon ni Martin, habang ang ilan naman ay nagtataka dahil sa kinikilos nito. Karamihan sa mga ito ay kilala si Martin bilang isang formal at istriktong boss. Ngunit ibang Martin ang makikita nila sa harapan ngayon.
para itong bata na yumakap kay Patricia habang nagtatatalon sa tuwa. Maging sipat ay hindi maiwasang maluha dahil sa saya, lalo na nang binuhat siya nito at hinalikan. I really, really, really love you, Patricia. I can't believe you said yes to me. Sambit nito sa babae. Mahal na mahal na mahal din kita, Martin. Sambit ni Patricia. Napag-alaman niya na wala pala talaga itong meeting dito sa Baguio at sinadya nitong isama siya para sa surprise proposal nito sa kanya. Hindi niya rin inakala na maging ang mga magulang at malalapit na kaibigan ay naroon din. Wala naman siyang napansing may plinano pala si Martin. Nang gabi rin yun ay hindi talaga pinalampas ni Martin ang pagkakataon at nagpakahirap na makabuo ng anak. Hindi naman napigilan ni Pat ang mapangiti nang makita ang asawa na mahimbing na natutulog sa kaniyang tabi. Pareha silang walang damit sa buong katawan habang nakasubsob ang mukha ni Martin sa kaniyang dibdib. Isang buwan nang makalipas ay plinano nilang mabuti ang kanilang kasal. Nais ni Martin na makasal sila ulit ng pormal kung saan tamang babae na ang kaniyang pakakasalan. Sinigurado niyang mas ingrande ito kaysa sa dati. Napili nilang maging beach wedding ang kanilang kasal. Ginanap iyon sa isang exclusive beach resort sa Quezon. Walang mapagsidlan ang sayang na darama ni Patricia habang naglalakad sa mahabang red carpet patungo sa kaniyang minamahal. Ngayon ay hindi na kaba ang pumupuno sa kaniyang puso kundi labis na kaligayahan. Dahil ngayon ay sigurado na siyang para sa kanya ang kasal na ito at siya ang iniintay na babae ni Martin sa dambana. Hindi na siya ang unexpected bride dahil siya na ngayon ang the real and only bride of Martin Ferrera. Mabuhay ang bagong kasal! Sambit ng pari. Isang masigabong palakpakan ng mga bisita ang umalingaw-ngaw sa buong lugar, kasabay ng isang matamis na halik nilang dalawa, habang papalubog ang araw. Isang maling desisyon, pero maganda ang pinatunguhan. Isang katapangan para kay Patricia, ang isaalang-alang ang kaniyang hinaharap, dahil sa bigla ang pagpapakasal niya noon sa kaniyang boss. Walang sigurado, pero siya ay sumubok. Nasaktan pero nagpatuloy. Ganyan lang ang hamon ng buhay. Marami ka mang maling desisyon at pagdaraanan, pero hindi mo malalaman ang dulo kung hindi ka magpapatuloy na lumaban. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana'y nagustuhan niyo ang kwento ni Martin at Patricia. Muli, ito po si Inday Series at hanggang sa ating muling kwento. Wakas!